Bago magsimula ang panibagong season ng NBA, ay halos lahat ng team ay nagpapalakas sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong manlalaro via trade or via free agency. Lahat ng team ay gustong lumakas upang makipagsabayan sa ilang mga bigating koponan, subalit kabalikta rin yan para sa Los Angeles Lakers dahil sila nga ang mas agresibo ngayong offseason dahil sa kanilang mga additional players na lalong magpapalakas sa kanilang team. Sa video na ito ay ating kikilalanin ang mga bagong manlalaro ng Lakers at ano nga ba ang kanilang maiko-contribute para sa kanilang bagong koponan. Makuha na kaya nila ang 18 kampyonato at kung magkataon ay ito ang pinakamarami sa NBA. Alam natin na ang Celtics at Lakers ay nagtabla na sa dami ng titulo na tig-17. Ito ay matapos ang napakasariwang kampyonato ng Lakers matapos silang hirangin na 2020 World Champion. Subalit matapos lamang ang ilang buwan ay tila sila na naman ang nagahari sa NBA dahil sa unang linggo pa lamang ng pagbubukas ng free agency ay buminiwit na agad sila ng mga bigating manlalaro sa pangunguna nila Dennis Schroeder, Wesley Matthews, Montrezl Harrell at kasabay pa nito ang pagbibigay ng mga bagong kontrata kila Kentavious Caldwell-Pope at Markieff Morris. Bukod dito ay inaasahan din ang pagpirma ni Anthony Davis ng bagong kontrata para sa Lakers. Nawala man ang ibang mahalagang pyesa ng Lakers tulad nila Rajon Rondo, Avery Bradley at ang mga defensive big man na sila Dwight Howard at JaVale McGee maging ang sharpshooter na si Danny Green. Ay tila mas doble ang napabalik sa kanila. Dahil dito ay binansagan sila na free agency champion at ito ay sa pangunguna ng kanilang general manager na si Rob Pelinka. Dahil nga sa mga naganap na trades at sa pagkuha ng ilang mga kilalang manlalaro ay talagang determinado ng Lakers upang maungusan ng Celtics sa pagkuha ng 18 titulo. Atin ngang kilalanin ang pinakabagong mga manlalaro ng Lakers at kung ano ang maiaambag nila. Una nang naipabalita ang trade sa pagitan ng OKC at Lakers. Ito ay nang itrade ang sharpshooter na si Danny Green kapalit ang batang bata na defensive guard na si Dennis Schroeder. Bukod sa pagiging magaling dumipensa, ay maaasahan sa opensa itong si Schroeder dahil sa kanyang bilis ay kaya niyang mag-create ng sariling opensa at maaari nga siya maging third option ng Lakers para sa scoring. Bukod pa rito, ay maaasahan din siya sa 3-point shooting. Sa katunayan, nitong nakaraan lamang ay nagtala siya ng 38.5% sa 3-point area. Ilan lamang yan kaya siya nag-runner-up para sa 6th man of the year. SGA gives it back to Schroeder. Plants the feet, takes the shot. Dahil sa kagustuhan din ng Lakers na mapalitan ang nawala nilang sharpshooter, ay kinuha nila si Wesley Matthews upang punan ang kakulangan ng kanilang team na 3-point specialist. Ang undrafted player na si Wesley Matthews ay nakilala bilang isa sa mga batikang shooter sa NBA. Sa kabuuan ng kanyang karera ay nag-average siya ng 38.1% sa Rainbow Country. Siya din ang may pinakamaraming threes sa lahat ng undrafted player sa kasaysayan ng NBA. Ikatlo sa pinakabagong player ng Lakers ay ang power forward na si Montrezl Harrell. Matatandaan na si Harrell ay isang key player ng Clippers. Bagaman lubhang magkatunggali ang dalawang koponan, ay mas napili ni Harrell ang Lakers upang dito pumirma ng bagong kontrata. Aniya ay tila mas gusto siya makuha ng Lakers kumpara sa Clippers. Si Harrell ay nakilala bilang halimaw maglaro sa court dahil sa kanyang pakipagsabayan sa mga sentro, lalo na sa pagiging undersized nito. Bagaman di maganda ang nilaro ni Harrell sa NBA bubble, ay di maitatanggi na ang nakaraang taon ay ang kanyang breakout season
ito ay matapos siyang mag-average ng 18.6 points at 7.1 rebounds. Ito ay nakatulong para siya ay hirangin bilang 6th man of the year at inaasahan ng Lakers na malaki ang mayaambag ng presensya ni Harrell lalo na sa shaded area. At ang pinakahuli at pinakasariwang additional player ng Lakers ay ang big man na si Mark Gasol. Matatandaan na noong 2007 ay nakuha siya ng Lakers sa NBA draft, subalit agad naman siyang na-trade papunta sa Memphis Grizzlies kapalit ng kanyang utol na si Pau Gasol. Ang trade na ito ay nagbunga sa Lakers ng 3 finals appearance at 2 kampyonato, kaya inaasahan ng karamihan ng taga-suporta ng Lakers na malaki rin ang mayaambag nito sa koponan, lalo na at kilala din naman ang all-star player na ito bilang isang legit na big man na may outside shooting. Ang one-time champion na si Mark Gasol ay nakilala din bilang magaling dumipensa at inaasahan na siya ang pupuno sa mga pagkawala ni Dwight Howard at JaVale McGee. Anong masasabi nyo sa mga additional player na ito ng Lakers? Malaki nga kaya ang mayaambag nila para sa back-to-back championship na hinahabol ng Lakers. Thank you for watching, guys. Please subscribe my channel for more basketball updates. Salamat mga kabasketball!